Sound. Ayun, meron na. Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. So, pag-usapan po natin ngayon yung top trending stock sa PSE. So, don't forget to subscribe to our channel at pakipress na din po ang ating bell button para palagi po kayong panonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. And also, pakifollow po yung aking... Ayan. Si Stock Play ano sa Instagram. So don't forget to follow. Ayan. So i-search niyo lang po ano, Stock Play. So anyways, maulan na dito, guys. So keep safe sa lahat. Ayan. So, start tayo. So, by the way, so marami tayong mga video na gagawin ngayon, ano? So, at least mga 2 to 3, no? So, yung mga blue chips is ihiwalay natin ng video. Ayan. Let's start. Ayan. So, unahin natin to si Dito. So, kay Dito, what's next? Tingnan natin to. Oh, ayan guys. So, base dito, we have here. Wait lang ha. Okay. So, overshoot here. Okay, so very clear. Tapos, we have a triple top pattern, ano? So, possible guys. Triple top pattern. So, we have here one or first, second, and third touch. Okay. So pagka sinabing triple top, guys. Wait lang. Triple top pattern. Ayan, para mas clear yung ating usapan ano. Ayan, so dapat may basis. Okay. So base dito, oh, ito. Number 1, ito. Ayan, no? So, we have here 1, 2, and 3 touches, ano? Sa ituktok. Tapos, balik pa tayo. O, oh, ito, guys. O, oh, ayan, no? Diba? Triple tap, no? Wait, at medyo mabagal yung internet kasi umuulan, eh. Signal number 3 dito sa amin, guys. Ayan, kaya sana medyo ano no. Medyo maintindihan niyo yung pagsasalita ko kasi maambon eh. Ayan. So dito sa website na to, ayan no. So we have here first top, second top, and third top. Okay? So meaning guys, siya ay ranging ano. Ayan no. So, nagkikreate siya ng channel. We have here, bounce, tapos sell up, bounce, sell up, bounce, sell up. And sa part na to, guys, kung babalikan natin si dito, o yan, so very clear naman, ano? So, we have here, ayan. So, we have here the rally. Wait lang pala. Ayan, para mas clear. Rally, sell off, sideways, rally, sell off, then nag-open sa taas, so ceiling, and right now is binubuhusan. Okay? So possible this one is triple top pattern. Pero take note guys, hindi pa naman valid ano, si triple top. Ayan. So, paano magiging valid si triple top? So, dapat mabasag yung kanyang support. So, sa part na to, possible, ang magiging ano natin dito, support sa triple top pattern is here. Sa 5.8 pesos, ano? Ayan, so dito guys. Ayan. Okay, so we have here 1, 2, and possible dito yung 3, ano? Ayan. Or here sa part na to.
So take note guys, hindi pa valid si triple top pattern. So take note guys, meron pa tayong gap up, no? Na hindi pa na-filled. Oh, ayan. So ito 'yun, no. May puwang guys, ano? So hindi naman lahat guys nung mga gaps is na-filled, ano? Pero more likely guys, no, siya ay na-filled, pero hindi naman lahat. So sa part na to, nag-open sa taas, ayan, sa may ceiling, tapos binuhusan guys. Okay, so this candle is, o yan, so pwede nating sabihin to na ano, maruboso candle, ano, ayan, no, kasi super haba ng candle compare dito sa mga wicks. Ayan, no, wick, super lit ng mga wicks niya guys, no. Ayan, so tignan natin kung siya ay mag-hold sa part na to sa may 6.3 pesos. So kung siya ay mag-hold guys, so ano ang dapat nating makita? So syempre dapat dito lang siya, no. Ayan, so dapat magpiprint out to ng bullish candle bukas. So pagka hindi nag-hold guys, since meron tayong gap dito na hindi pa na-filled, so pagka hindi nag-hold, ano, so possible is malaglag tayo dito. Ayan, sa may 5 point, ano ba to? Ayan, sa may 6 pesos to 5.85 pesos. Ayan, so tignan natin, ano, let's see kung ano yung magiging sentiment bukas Thursday, no? Ayan, so let's see. In here, sa part na to, wait lang. O, ayan, so meron tayong trend kasi kay dito eh. O, diba? Since nung 2019 December. So we have here 1, couple of 2s, okay, 3, and 4. So take note guys, si dito ay nasa resistance ngayon, ano? So we have here first touch, first, second, third, ang dami, no? Ayun pa. Ayan pa, series of touches, series of touches, series of touches, series of touches. Take note, nasa resistance tayo. So pagka hindi nakapanik, so alam nyo na ang mangyayari dito. Sell off ulit yan guys. Okay, papunta dito sa may support. So what if naman kung siya ay magbe-breakout? So syempre, kung titingnan natin siya ay nasa support, so possible is mag-hold dyan, ano? Sa may support. Ayan, so tignan natin bukas, ano? Ayun, no? Uptrend eh. Pataas guys. Spaghetti pataas. Ayan. Okay. Ayan. So wag sanang pababa, ano? Ayan. Kasi pagkakinanta natin, spaghetti pataas. Ayan, so sana tumaas nga or mag-hold sa may part na yun, ano? Kasi pagka pababa yan, hindi masarap. Kahit pa spaghetti yan. And sa part na to, okay, so let's try to look at this one, KMACD. So dito naman higher low eh. Okay? So kung this part is masusustain at magki-create siya ng another higher low, so possible nga na mag-hold to. Doon sa may support, no? So tignan natin bukas. Tapos dito sa volume, ayan, so meron tayong resistance dito. Resistance, okay, malapit na siya mauntog doon. Tapos another here. O, ayan. So, tignan natin kung magkikreate siya ng higher high.
prior to this one, ano? To this one. Okay? And here, wait lang. Oh, ayan, trend line to, guys, ano? Downtrend line. Downtrend line, guys. So we have here high, lower high, lower high. So meaning pagka hindi nakapanik, guys, alam nyo na ang mangyayari. Pero pagka nakapanik at nag-create ng higher high, bullish to si dito. Ayan. Save natin. Tapos yung next, CC. So medyo mabagal yung analysis natin ngayon, ano? At ano natin? Nabusisi natin si Chelsea. Ay, si dito pala. Ayan. And here, oh, ayan. So, nag-retest na dito, no? Sa 7 pesos. Okay. Good. Pero, kung papansin ninyo, red candle, tapos mahaba yung wick sa taas. So, meaning, marami nang nagbebentahan dito kay Chelsea. So, like this one, no? Diba? Red candle, tapos mahaba yung wick sa baba. Ay, sa taas pala. Ayan. So, based dito, let's see kung mag-hold sa may part na to, eh. Sa may 6 pesos, ano? So, pagka hindi nag-hold possible is dito tayo. Ayan, sa 5.55 pesos. Or here, sa 5.4, ano? Ayan, so malapit dito sa may trend line natin. O, ayan. So, delicates to, guys, no? Pagka mga ganyang mga pattern. Super haba ng mga wicks. Tapos, sa moving average, 50, 100, 200, malayo. Cloud, okay? So, still, ano pa naman to? Still uptrend pa naman, ano? Ayan, pero dapat, ano ito sabihin ko? Ayan, pero dapat mag-create siya ng higher high. Ayan, so, right here at right here, so, ano siya, parang ano siya, no? Blow off top. Yung ba yung tawag doon? So, i-search nga natin. Blow, ano nga tawag doon? Ayun, blow off. Blow off. Blow off top. Ayan. So, sa part na to, alam ko na yung naiisip nyo sa blow. Ayan. So, marami kasing blow, no? Ayan. Pero eto, blow up to, no? Ayan. Blow up top. Pagka blow up top is a chart pattern that shows a steep and rapid increase in a securities price and trading volume followed by a steep and rapid drop. Take note, guys. Ayun, no? Rapid increase in securities price. Tapos, followed by a steep and rapid drop in price. So, take note, ano? Bang, okay. Tapos, sell up. So, yun, guys, yung blow off top na tinatawag. Okay? Kahit anong blow pa yan, basta ang usapan natin, blow off top, no? So, sa part na to, let's see. Ayan, no? So, dito guys, ano to? Blow off top, no? Ayan, no? Rapid increase in price. Tapos, rapid decrease in price. Diba? Blow off top. So, dito sa part na to, tingnan natin kung mag-hold dito, no? Sa may 6 pesos. Ayan. And here, KRSI, so nag-hold na ulit tayo. Nakabalik. Guys, no? Nakabalik sa may trend line, tapos ngayon is nag-hold doon. So we have here since nung March, ito oh. 1
series of 2, tapos here and here. Okay, so pagka guys hindi nag-bounce to, delicates ulit to guys. Take note, pagka hindi nag-bounce, pagka hindi nag-hold, okay, delicates to, no, kasi ayan, baka biglang buhusan to si RSI. Ayan, so tignan natin. Let's see tomorrow. In here, kay MACD higher low. Higher lows, no? Ayan, no? So tignan natin kung magpe-play out. Ayan, kasi nasa support, eh, diba? So pagka nag-bounce doon, good. Ayan, so ano to, no? Magko-crossover to. Ayan, pagka nag-bounce doon sa may support natin. And sa OBV, ayan, so mainam na mainam to, no? Bakit? Kasi binuhusan, no? O, ayan, sa may volume. So, hindi nag-hold sa may support. Right? And sa part na to, ayan, so andito na siya, guys. Ayan. So, medyo delikado to, no? O, ayan, no? So, binuhusan na, no? Ayan, pababa. Delicates. Delicates. Pero anyways, okay. So, sana mag-hold nga. Ayan, sa may support. Para medyo okay, okay, you know. Next natin, si Now. So, dito naman kay Now. Titignan natin to. So, nag-break out, pero o ayan, parang spinning top eh, no? Ayun, no, nahihirapang makapanik. So, possible, mag-sideways muna to, guys. Sinaw, no? Sideways. So, ang support natin here is dito, sa 4.25 pesos, no? O ayan. O ayan kasi, oh. Kabe-breakout lang, ano? Sa ating possible na bull flag, no? So, ito'y flag pole. Flag. Or ito'y pole. Tapos, ito'y flag. Okay? O yan. Kaya tinawag na flag pole. So, possible, this one is continuation pattern. Ayan. Pagka nag-play out, no? So, pataas. So, sideways. Sideways, then ganyan. Moving averages, malayo. Okay. Ayun, so good. Okay pa naman siya, no? Tapos, right here. Wait. So, dito naman sa RSI, medyo ayan, so nag-breakout pero hindi convincing eh. No? So, we have here 1, 2, 3 lower highs, tapos lower high dito, tapos breakout. Pero still, hindi pa rin siya convincing. So, bakit? Kasi lower high pa rin, eh. Diba? Lower high, tapos lower high pa rin. Ayan. So, based dito, guys, okay, sa may RSI niya, kung titingnan natin, possible na ano to, no? Na ma-invalidate pa rin tong si bull flag. So, tingnan natin. Kinaw. Kasi channel to, eh. Downtrend channel, tapos nag-breakout. Pero, hindi siya convincing, eh, oh. Diba? So, tingnan na lang natin. Tapos, dito naman kay MACD, higher lows. Okay. So, tingnan natin kung masusustain yun, ano? So, dapat kung siya ay magre-reverse na at siya ay aangat. Ayan. So, dapat mag-print out to ng higher lows, higher lows, higher lows, no? And sa ating OBV, dito, ayun. So,
medyo hindi nga maganda to, no? Ayun, nakabaloktot, guys. Ayan, so possible. Ayan, pumunta sa may support ulit. Ayan, so tignan natin. Kasi kung wait lang pala. Wait. Ayan, so base dito kasi titignan natin to. Ayan, parang ano na to, yun. Mark up pace or distribution pace. Okay? So tignan natin ano. Let's see na lang. Base dito, no? Ayan. Let's see. Ayan, kasi kung buburahin natin 'to, ayan, so meron pa tayong isang scenario dito na nakikita, no? So possible this one is ito, possible 'to. Cup. Tapos may handle. Ayan. So inverted cup with handle pattern, ano? Ayan. So wag naman sana. Delicate siyang pagkaganyan, ano? Or so possible din to, we have here left shoulder tapos head and right shoulder. 'Di ba? Ayan. So anyways, hanggat nag-hold dito sa may ano natin, sa may taas ng support, still possible pa naman yung si bull plug, no? Ayan. Hintayin na lang natin. Okay, so sa MACD, okay pa naman siya. Ayan. So dito naman, guys, support medyo lilo eh. Ayan. Series of lower highs, no? Not looking good pa rin to. Kasi parang andito, ah. Napipinch off dito. Ayan. So, possible kung di makakapanik. Ayan. So, babalik dito sa may support, no? Let's see. Tapos, next natin si MRC. MRC medyo lumalakas, guys, yung ulan dito. Kaya kung medyo hindi maintindihan, so pasensya na po. Ayan. So right now si MRC is nagrally ulit pero spinning top. Ayan, kasi nauntog na rito. 1, 2 tapos 3 tapos 4. So possible kung hindi makakapanik is babalik sa may support. Ayan, so dito ano, sa may 0.41. Ayan, so kung makakapanik naman, so possible mag-retest dito yan. Ayan, sa may ceiling niya, no? Sa may 0.47. Ayan, dito sa may resistance niya, guys. 0.47. Ayan, kasi rising wedge to eh. Let's see. So we have here bounce. Okay, good. Ayan o. So nag-bounce siya rito sa may support natin, ano? Ayan o, support yan. Support, no? Ayan. Let's see. And here bearish crossover. Tapos lower low dito. So, pagka nag-print out to ng another lower low, possible is babalik to sa may support. Okay? So, tignan natin bukas. And sa volume, okay naman sa volume, ano, pero ano pa rin eh. Ayan, so nag-break out, pero dapat makapanik siya rito. Ayan, so ito yung kanyang next target, no? Ayan. So, tignan natin kung makakapanik. Let's see tomorrow. Next natin, si MM.
Ayan. So based dun sa mga post sa Facebook groups at Investa, so maraming masaya, no? Pero marami din yung medyo malungkot dahil nga kay dito. Ayan. So shout out po sa mga dito bashers at dito believers. Ayan. And sa part na to, guys, papansinin natin, possible mag-retest na to sa all-time high niya, no? Ayan, so dito yon sa may 4.48 pesos. Excuse. So let's see na lang. And here sa part na to, ito yung magiging support niya ngayon. Ito. Support. Ayan, so dito, guys, sa 4.12 to 4 pesos, ano? Ayan, so tignan natin. So pagka nag-retest, possible. Ayan, so ayan, so pwede naman, ano? Ayan, so retest, or kung talagang ano siya, super lakas, breakout siya, ano? Ayan, so tignan natin. Tapos sa mga moving averages, 50 malayo, 100 malayo. Okay, good to. Good. Good, good, good. So sa part na to, kung susukatin natin yung target price. Ayan, kasi ano to, yo. Rising wedge, ano, na mahaba. So we have here, okay, sabihin na natin, ano, dito, guys, from top to bottom. Okay, susukatin lang natin yung possible target. Tapos idadrag natin or i-coconnect natin kung saan siya nag-breakout. So dito yun. So possible target for MM is here sa 4.8. Okay, pero dapat ano muna siya rito, no? Mag-retest muna dito sa all-time high. Ayan, so tingnan natin. Let's see. Let's see, let's see. So based dito, medyo hype na rin siya, oh. Higher highs pa rin, ano, talagang bombe. Talagang ano to, binobomba, guys, oh. Bomba-bomba, ano. Ayan. So kung siya ay magpo-pull back, ayan, so much better kung maghintay na lang dito, ano. Right here. Ayan, kasi medyo mataas na to, 81 na siya. Ayan. And here, higher high, bullish pa rin. Tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. Okay pa naman to. So as long na siya ay nagkikreate ng higher high sa kanyang mga indicators, ano? So right here. Okay, so ano ba to? Breakout ba? Ayan, so breakout, ano? Ayan, oh. Breakout here. Ayan, so nagkikreate siya ng higher lows at higher high. So bullish, ano? So kung magpo-pull back, so pwede naman, ano? Ayan. So pagka nag-pull back, so syempre kailangan natin ng ano dyan? Ng healthy consolidation. Next natin, si IDC. Okay. So, meron pa po tayong mga video mamaya, ano? So, don't forget to check my channel. Ayan, para palagi kayong ma-update. Okay? So, please like, share, and subscribe. And kung may time kayo, pakishare na rin po sa mga Facebook groups yung ating videos. Okay? So, dun pa lang, masaya na po ako. So, sa part na to, ayan, suburahin muna natin ito. Right here is nag-retest ulit. Dito sa may resistance, sa may 3.1 pesos, ano? So, tingnan natin kung magbe-breakout si IDC bukas. So, pagka hindi, so possible is
babalik dito sa may support. Ayan, sa may 2.9 pesos, ano? Ayan, so malapit dito, guys. Ayan, kasi trend 2, eh, oh. Since noong July, no? So, series of higher lows. Ayan, no? Low, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, ano? Bullish. Tapos, higher highs. High, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. Okay? So, still intact pa rin yung kanyang trend, no? Tapos, sa moving averages, 50 malayo, 100 malayo, 200 malayo. Oh. Oh, ayan. So, meron tayong ano dito kay IDC. Golden cross, no? So, tingnan natin. Bullish pa rin to, guys. Ayan, no? Let's see na lang, ano? So, this one is more likely markup phase na to. Take note, markup phase na to, guys. So, dapat, okay, to minimize the risk and to maximize the profit. So, syempre, bibili tayo dapat sa accumulation phase. Okay, para hindi tayo na-fomo, guys. So, sa part na to, malapit na rin, ano, no? Mag-overbought. Okay, so tignan natin, guys. Ayan, so still ano pa namin siya, no? Ayan, so uptrend pa naman. Higher lows and higher highs. Good. Tapos dito, came out the higher high sa histogram. Okay, so good pa naman siya. Pero dapat makapanik nga doon sa may resistance kasi pagka hindi nabutas yun or hindi niya nabasag is magpo-pullback to si IDC, ano? And here sa volume, so i-check natin. O ayan, so wala pa tayong higher high, no? Right now, ayan, no? So tingnan natin kung ano yung mangyayari bukas kay IDC. Tapos, next natin, si Nickel. Oops, wait. Nickel. Wait lang, wait. Ayan, so ano natin yan? I-hide natin yan. So, ayan. So, medyo kalahati na tayo sa may ano natin, sa target price kay Nickel, ano? So, this one is inverse head and shoulder pattern. So, ito yung target price natin kay Nickel, ano? Based dito sa inverse head and shoulder pattern. So, ito yun. Yung target price natin is sa 5.38 pesos malapit dito, guys. Ayan. So, tignan natin kung siya ay maaabot, no? So, since siya ay nasa resistance, let's see kung siya ay magbe-breakout. So, pagka nag-breakout, guys, ang next target natin kay Nickel is here. Sa 4.98 or exactly 5 pesos, no? If not, okay, so kung di magbe-breakout, guys, possible, saan to pupunta? So, dito sa baba. Okay, pullback, no? Ayan. So, dito sa may 4 pesos. And yung last candle natin is shooting star, no? Shooting star yan. Kahit ba verde or ano itawag doon? Verde sa kapula, yun. Red or green. Ayan. So, this one is shooting star. Ayan. Let's see. No? And sa moving averages natin, 50 malayo, 100, saan? Ayun, malayo. 200 malayo, guys. Cloud, ayun. So, still okay pa naman to, no, si Nickel. So, kung pagmamasdan nyo, so possible this one is mark up pace pa rin, pero okay, so tingnan natin kung siya ay ano, no?
magpapatuloy pa rin sa pagtaas. Ayan si nickel. So tingnan natin, tapos dito ayun o, breakout. Ganda, no? Ayan, so yun nga lang, overbought na. First touch, second touch, third touch, and breakout. Good. So kung magpupullback yan, dapat mag-hold. Dito, no? Ayan, so tignan natin. Pagka hindi nag-hold, edi medyo malalim. Ayan, so dito magbabounce yan, possible. Tapos, key MACD, higher high pa rin. So, tignan natin. At siya ay mag-rally ulit bukas, ano? So, sana. Ayan. So, dito naman, okay, palagi nadadasog. Oops. So, dito, we have here a breakout. Tapos, crazy rally. Okay. Higher lows and higher highs, guys. Kaya, super ganda ng volume na to, eh. Sinikil, no? So, pataas. Grabe, no? So, magiging ano natin dito, suporta is sa part na to. Dito. Ayan. So, pagka nag-pullback, so possible, mag-hold muna rito. Bago mag- retest ulit for higher high, no? Ayan. So, tignan natin. Tapos, yung next, si Tech, no? So, by the way, yung mga blue chips, pagsasama-samahin na natin, kahit siya ay trending o hindi, ano? O, ayan. Katulad nung ginawa natin kagabi. Ayan. Yung sa may part 2 natin, ano, blue chips. So, pinagsama-sama ko po, kaya medyo mabilis tayong magsalita, no? Ayan. So, dito naman kay Tech. So, tingnan natin. Wait lang. So, nag-breakout na po tayo. Good. Okay. So, we have here series of touches eh. Since November 19. 1, 2, 3, 4, 5. Dami. Ayan pa yun. 6, 7, 8. Dami, guys. Okay. So, ang next resistance natin kay Tech is here. Wait. Dito guys sa part na to. Ayan. Okay, so tignan natin guys. So dito yung next ano niya. Next resistance is 7 pesos. Ayan, so tignan natin. Let's see ano. Let's see. Tapos sa moving averages niya, 50, malayo, 100. Ayun, no, support. So, nag-breakout na rito sa 100-day moving average. Ano, this is good. Pero, si 200 pa rin yung king dyan. O, ayun, no. So, meron tayong confluence dito sa next resistance natin. So, this is hard, ano yan? Hard resistance. Ayan, pagka matigas, dapat lumambot muna yan. Palalambutin muna yan dapat, no? So, ngayon, pagka nag-retest yan, medyo palaban pa yan, guys. Ayan, pagka fresh retest, ano, sa 200. Okay, palaban pa yan, guys, palaban. O, tapos dito, overbought na rin, yun. Ayan, so, bonus na lang kung tataas, no? At magre-retest nga dun sa 200-day moving average. Tapos dito kay MACD, so, uptrend pa naman. So, tignan natin. Kung siya ay ready na ba for retest kay 200-day moving average. Pero still, take note, still, siya pa rin ay nasa downtrend, ano? Dito sa kanyang volume. So, kung papansinin natin, since noong January 2020, nasa downtrend tayo. Series of lower highs. High, lower high, lower high, lower high, lower high, and lower high. Okay, so wala pa ditong breakout guys kay Tech. So I think this one is talaga magbe-breakout pagka siya ay sobrang hype na, no? Siyempre, okay,
saan natin makikita ang overhype na to? Pag marami na nagpo-post ng tech lipad na, mga ganun. Tech salamat, mga ganun, ano na? Okay? So, yung kasi yung ano, yung pinaka-overall sentiment sa stock market. Pagka marami nang na-hype na tao, so, syempre, mark up pace yun eh. So, pagka maraming demand, guys, tataas ng tataas yung price, no? Hanggang sa mag-blow off top na nga. So, pagka sa blow off top, sudden increase, then biglang bababa, no? So, tignan natin dito kasi wala pa namang breakout. Still in downtrend pa rin si tech, no? Ayan. So, wag gaanong hyper. Next natin si PLC. O, ayan. So, nag-check ako kanina sa ano eh. Sa Investagrams. Okay. So, maraming nag-ano na to kay PLC. So, tignan natin kung ano yung meron dito kay PLC. So, based dito, fresh breakout. So, good naman ano. Wait lang. Fresh breakout. Okay. Fresh like doggy. Right? So, sa part na to is nag-hold na here sa may support. So, this is a good sign, ano? Sa may 0.37. Good to. At kung i-ano natin to, i-zoom natin. So, this one is hammer candle. Hammer candle and at the same time, bullish harami candle. Kasi, sinakop siya nung previous red candle. Ayun, no? So, this one is hammer candle and at the same time, bullish harami candle, no? So, sa part na to, possible na siya ay magra-rally nga. Upside. So, tingnan natin. Tapos dito, meron ba tayong makikita ng ano dito? Resistance? Wait lang. So, i-check natin. So, resistance dito is resistance. Ayan. So, dito, no? So, may 0.43. Ayan. So, possible dito, guys. Sa part na to. 0.43. Ayan. So, dito. Ayan. So, eto guys yung magiging next target price natin for PLC, ano? Ayan. So, tingnan na lang natin. Let's see. So, possible, this one is the start of markup pace. Ayan. So, based sa ating market cycle, ano? So, syempre, pagka sinabing market cycle, meron niyang distribution pace, markup, markdown, saka accumulation pace. So, sa moving averages natin, so 50 malayo, 100 malayo, 200, malapit na mag-ano to guys, golden cross, no? So, as long as siya ay nag-hold sa may taas at tumataas yung presyo, so still ano pa rin to guys, bullish pa rin, ano? Ayan. So, tingnan natin, so possible this one is mark up pace na for PLC, ano? Ayan, so pataas pa lang siya. And here, so overbought pero still possible pang umangat siyan. Good. And sa part na to, higher high eh. Ayan, so ano pa naman siya? Still intact pa naman, ano? Si histogram. And sa volume, sa volume natin, lower high. Ayan. So, dapat siya ay mag-create ng another higher high. Ayan. Sa part na to, no? So, ang magiging ano natin dito, resistance is here. Ayan. Save natin. Tapos yung next, si MAC, si MAC. So, pinag-iisipan ko kung may part 2 or sa part 3, ano? So, sa part 2, guys, so, siguro, ano muna tayo? Magpa-part 2 muna tayo sa top trending stocks, no?
So lahat nung nakita kong mga stocks, mga ticker names sa may Investagrams, ayun. So yun yung ano ko, mga line up. Ayun eh, parang kante, ano, line up eh. Oh, wait lang. So tingnan natin to sa MAC. Ayan. So we have here, wait. Ayan, so nag-retest na nga guys. Okay, sabi natin possible mag-retest. So yun nga yung nangyari guys, ayun ah. So we have here Shooting star kahapon, pero nag-retest sa may taas. Okay, so this one is bullish, ano? Ayan, hammer candle guys. So tingnan natin dito, next resistance natin is ayan, so possible ito kasi meron tayong ano dito eh, gap up guys, or gap down, ano? Ayan, kasi pababa eh, gap down here na hindi pa na-filled. So kung magbe-break out tayo dito sa may 6.97, so possible ma-hit natin to, no? Si 7.4 pesos to 7.65 pesos. Okay, so medyo ano to? Medyo ano to? Okay, no? So pagka nag-break out from here, so possible 5% to 10%. Okay? Yung possible profit. Ayan, so mag-drawing tayo dito ng ano. Oops, wait. Resistance, ano? Ayan, tapos dito sa taas. Ayan. So, let's see. Tapos, kung hindi naman siya makakapanik, possible is mag-print out na to ng reversal candle, ano? Ayan, so tingnan natin. Tapos, yung support sa may 6.57. O, take note guys, sa part na to is na-filled na yung ating gap, no? Gap up dito eh, oh. Gap up. So, binuhusan kanina pero nakabalik. Okay, sa taas. So, still, meron pa namang room dito para siya ay ma-filled. Ayun, no? Okay, so meron pa din, ano? Meron pa din puwang dito sa ano natin, sa gap up na hindi pa na-filled, guys. Ayan, so dito yon sa may 6.2 pesos, no? Ayan, so let's see kung ano yung mangyayari dito kay MAC. Okay. Tapos sa moving averages, 50, 100, okay, 200. Ayun, so malapit na mag-golden cross, no? Good. Tapos kay cloud, sideways. Ayun, no? Sideways siya. Ayan, so good to. MAC. Tapos, ayun, so yun nga lang, medyo mataas na yung ano niya. Si RSI, no? So very evident na. Oh, ayan. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos breakout, guys. Pero base dito, so sabi natin, oh, ayan. So kaya pa makapanik dito sa 85 to 94, no? Ayan. So base dito sa kanyang past performance, no? Ayan. So may 85 to 94. Ayan, so tignan natin. So kung siya ay magpo-pullback, ayan, so possible dito sa may trend line niya, no? Ayan. Tapos kay MACD, MACD higher high pa rin, good. Ayan, no? Higher high pa din, guys. Okay. Ayan, so intact pa rin to, intact. And sa volume, ayan, so ito kasi yung pinaka-importante sa lahat eh. Pagka walang volume, eh, okay, mahirap yun. Mahirap ang makapanik, no? So, sa part na to, breakout na. Tapos,
Wait lang. So from here, oh ayan, so malapit na tong mag-breakout dito sa ano, no? Sa all-time high niya noong 2018. So we have here double top, no? First top, second top. So tignan natin kung magbe-breakout. So what if kung hindi? So syempre magpo-pull back muna tayo. Dito, guys. Ayan. Next natin si PHR. So last two na to, no? Tapos si PSEI. Ayan. So anyways, meron pa tayo, no? So pipilitin natin hanggang part 3 para medyo maganda ang inyong tulog. Talagang tulog eh. So anyways, let's proceed. PHR. So maraming nagpo-post na to eh. O yun, so nag-rally guys, no? From here sa 2.3 tapos ayan, 2. Ano siya ngayon? 58 pesos, no? So anyways, ayan, so resistance yan eh. Ayan, no? Resistance. Right? So, take note, guys, ano? Ayan, no? Still in downtrend pa rin si PHR, no? Ayan. So, we have here series of lower highs since 2017. High, lower high, lower high, lower high, lower high. So, ayan. So, titingnan natin, medyo sideways siya right now. And siya ay nasa resistance. Ayan. So, dito sa 2.65 ano? 2.65 pesos. So, pagka siya ay nakapanik, so possible magre-retest naman dito yan. Sa 3 pesos. So, what if kung hindi? So, possible is babalik. Ayan. So, babalik dito yan sa baba. Okay. Tapos, sa moving averages, so, i-check natin, ano, 50. O, ayun, so, nag-breakout doon sa may 50-day moving average. 100, so, nag-breakout din doon. And 200, ayun. So, medyo malayo pa, ano, kay 200, kaya bearish pa rin to, guys. Tapos, nasa ilalim pa din ng downtrend line, no? Since 2017. Tapos, kay Cloud, ayun, so, nag-breakout na dito kay Cloud. So, medyo lumalaban na to, no? Ayan, so tignan natin. Let's see, tapos sa ating RSI. So nag-bounce na rito, guys. Ano, bounce? Pero still lower highs pa rin to eh. High, lower high, lower high. Okay? So this one is hindi pa siya convincing. So especially sa mga day trader, no? So actually kung malaki naman yung ano mo, fort mo, fort talaga yun, port, eh medyo okay na yan, no, kasi nag-rally na siya. Tapos dito naman kay MACD, so higher low na to. And so meaning ano na siya, no, papalaban na sa taas. So tignan natin kung siya ay masusustain. And here KOBV, wala eh. So, binuhusan tapos, o ayan. So, nag-bounce, ano? Pump and dump. And last natin, si PSEI. So, this is for the part 1. So, meron pa po tayong part 2. And siguro, part 3, ano? Ayan. So, sana, hanggat di ako pagod, edi may part 3. So, pagkapagod na ako sa part 2, edi wala ng part 3. So, dito naman kay PSEI, so nag-hold sa may support. Okay, around here sa 6.9K. So, possible, ayan, so meron tayong ano dito, gap down eh. Gap down na hindi pa na-filled. So, possible,
pagka nag-rally ulit si PSEI, o ayan, so mafi-field na to, no? Ayan, so dito sa may 7.1K. So tingnan natin, still, ano pa naman siya, intact. Pero take note din, meron din tong gap up, no? Ayan, no? Okay, so pagka nag-pull back to, ayan, so possible, ma-hit natin to. Ayan, so tingnan natin, still in good, ano pa naman siya, in a good shape, no? Tapos, moving averages, 50, 100, tapos 200, ayun, so malapit ng mag golden cross. Si 200, ayun, si red, and si 50, si blue line. Good. Tapos, kay cloud, sideways, tapos, nasa taas ng cloud, so bullish to, no? Base dito. Ayan. So, good naman siya right now. And dito, sa part na to, medyo nakabaloktot. Okay. Since sa part na to is overbought na, so kung siya ay overdue na, guys, is okay, talaga magpo-pull back na 'yan pababa. Okay. Ayan. And here, kay MACD still higher highs pa rin eh. Okay, so still in uptrend pa rin 'to. And yung last kay OBV, okay, so medyo nagkabuusan na sa part na to, pero still nag-hold pa rin sa may support. Ayan, so dito naman guys, OBB natin, ito yung support. Ayan, so malapit nang ma-reach, no? So I think tapos na po tayo sa ating part 1. So see you po sa next video mamaya sa part 2. So pwedeng blue chip or part 2 ng ating top trending stocks sa PSE. So salamat po sa panonood. Bye-bye.